Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Isang mabiyaya at masaganang umaga sa umagang ito. Ayan. Kayo po ba ay excited sa gawain ng Diyos? Amen. Salamat naman sa Panginoon kasi excited din po ako eh. At higit sa lahat, nung makita ko po kayo ay na-excite lalo ako. Kasi parang napakabilis ng mga araw na dumadaan. Kahapon lang Linggo, ngayon Linggo na naman uli. Napansin niyo po ba yun? Okay, by the way, bago po tayo magpatuloy sa banal na gawain ng Panginoon, tayo po muna ay dumulog sa Diyos. Hingin natin ang kanyang pagsama na ang kanyang banal na presensya sa ating kalagitnaan. Yumuko tayo sandali at let us feel the presence of the Lord. Panginoon, alam namin na kasama namin kayo sa oras na ito. Alam namin, Panginoon, na pinapahalagahan mo ang aming panambahan sa dakong lugar na ito. Alam din po ninyo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay kailangan ka namin sa aming buhay. Kaya, Panginoon, aming pong dalangin na iyong banal na presensya ay patuloy mo pong ipadama sa amin mula sa umpisa hanggang sa matapos. Lord, muli kayo po ay magturo sa amin. Kausapin mo po kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita, mga mensaheng amin po mapapakinggan sa umagang ito. Nawa ito po ay makatugon sa aming mga pangailangan, lalo't higit sa espiritual na aspeto ng aming buhay. Ang lingkod na nakatayo sa iyong harapan, wala po itong magagawa kung walang pagsama ng iyong banal na kapangyarihan. Lord, nais ko po na sa umagang ito, kayo ang patuloy na makita. Kayo ang patuloy na marinig. Kaya gamitin mo po ang katawan lupang ito, Panginoon, parang mensahe mo ay may parating po sa bawat isa sa amin. At maunawaan po namin, Panginoon, kung ano ang iyong kalooban mo sa aming mga buhay. At naway maghatid ng pagpapala sa bawat makikinig ang iyong mensahe sa umagang ito. Kaya naman, inaangkin na po namin ang 100% tagumpay ng banal na gawain mo sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Okay, tayo po ay maaari ng magsiupo. Muli po, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ayan. Sabi ng karamihan, ang karanasan daw ay napakabisang aral na makapagtuturo sa ating mga buhay. Tama po ba yon? Yung mga nakaraang pangyayari ang pinakamabisang aral para tayo po ay maturuan. Gayunpaman, sa banal na kasulatan ay marami pong mga mabubuti at masasamang pangyayari na naitala sa banal na kasulatan upang ito ay magsilbing encouragement sa atin sa panahon na tayo po ay mga pinanghihinaan. At may kasaysayan naman na mababasa tayong nagtuturo naman para tayo po ay babalaan para tayo makaiwas sa mga kabiguan. Kaya ang Bible po punong-puno ng kasaysayan na nagsisilbing aral para matutunan po natin nang sa ganun maiwasan po natin ang kabiguan sa buhay o ma-encourage po tayo para tayo po ay patuloy na lumaban sa buhay na ito. Our topic for this morning is entitled Warning Against Failure. Ayan. Babala laban sa gawang masama. Ayan. Ating pumbuksan ang ating banal na kasulatan sa sulat po ni Pablo sa mga taga-Korinto. 1
Corinthians chapter 10, beginning from verse, ayan, labas muna. First Corinthians chapter 10, verse 1 up to the following verses. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moses. Silang lahat ay nalilima ng ulap sa kanilang panglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moses. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugda ng Diyos ang marami sa kanila kaya't sila'y isa-isang namatay sa ilang. Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumayo upang sumayaw. Huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. 23,000. Huwag nating subukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya't nilipol naman sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Kaya't mag-ingat ang sinuman nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y matisod. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao, tapat ang Diyos. At hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang napagtagumpayan iyon. Mga kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Dito po sa sulat ni Pablong ito ay sinulat ni Pablo sa mga taga-Korinto iyong mga nangyari sa bansang Israel nung sila po ay pinalaya sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Natala po itong kasaysayang ito at inulit ni Pablo sa mga taga-Korinto ang kasaysayang ito upang magsilbing babala sa kanila nang sa ganon maiwasan po nila iyong kabiguan katulad ng bansang Israel na sila po ay nakaranas ng kamanghamanghang gawa ng Diyos sa kanilang buhay and yet sila po ay nagkaroon ng kabiguan. Ang Bible po punong-puno ng kasaysayan patungkol sa kabiguan at patungkol din sa katagumpayan. Amen? Natala ang mga kasaysayang ito para magsilbing encouragement sa atin bilang mga mananampalataya ngayon sa panahon na tayo po ay merong mga pinagdadaanang kahinaan, mga problema at mga pagsubok ng buhay.
Iyon namang kabiguan na natala sa Bible. Ito ang maganda sa Bible eh. Lahat ng mga pangyayari, mabuti man o masama, itinatala para magsilbing babala sa atin kung ito man ay kabiguan. Kaya bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ang turing sa atin more than conqueror. Tayo po ay mga higit na mananagumpay. But sad to say, dahil sa tayo po ay may mga kahinaan din, paminsan-minsan tayo po ay nagkakaroon ng kabiguan sa buhay. Hello! Kaya kinakailangan sa pagbabasa natin ng Biblia o sa pag-aaral natin ng Bible, aralin po natin yung mga kasaysayan upang maiwasan po natin ang kabiguan na pwede nating maranasan sa ating buhay kahit po tayo tinatawag na mga mananagumpay. Amen po? Dito po sa ating binasa, binigyan diin ni Pablo yung wonderful works of God in their lives. Yung kamangha-manghang gawa ng Diyos sa kanilang buhay, but despite of all this wonderful experience with God, sila po ay nabigo. Ano yung kabiguan? Hindi po sila nakapasok doon sa land of promise. Tayo po mga kapatid, huwag nating kalilimutan na tayo pong mga tinawag at tumugon sa panawagan ng Panginoon, there is also a wonderful promise of God. Amen? Amen? Kaya itong mga kamangha-manghang pangako ng Diyos na ito, hindi ito pwedeng mabaliwala dahil sa mga pagsubok na ating pong pinagdadaanan sa buhay. Hello? Pag binigyan po natin ng diin yung karanasan ng bansang Israel, talagang kamangha-mangha ang kanilang pinagdaanan. First of all, they experienced the divine guidance of God. Nung sila po ay inilabas ng Panginoon sa Egypt, sa pangunguna po ni Moses, sila po ay nakaranas ng divine guidance and protection buhat sa ating Panginoon. Iyon nga lang sila'y palayain sa pagkaalipin, kamangha-manghang gawa na iyon ng Panginoon. Amen po. Imagine po ang bansang Israel sa kasaysayan, sila po ay nanirahan ng 430 taon sa Egypt. 430 years silang nanirahan sa bansang Ehipto. Okay lang sana kung manirahan sila doon. Kaya lang po, sila po ay naninirahan doon bilang mga alipin. Hello? Hindi po magandang buhay ang kanilang naranasan doon. Sila po ay alipin, pinahihirapan sila. Kaya nga nung dumaing sila sa Diyos, nakarating sa langit yung kanilang hinaing. Kaya tinawag niya si Moses para gamitin ng Diyos na maging tagapanguna para ang bansang Israel ay palayain sa pagkaalipin sa Ehipto. Tayo man po bilang mga Kristiyano, magiging salamin natin yung kasaysayan nila. Sapagkat kung paano sila nakaranas ng pagpapalaya sa kapangyarihan ng Ehipto, tayo man po ay nakaranas ng paglaya sa kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Hello. Right after na mapakinggan natin ang gospel, yung po ay pinaliliwanag doon kung paano tayong tinubos, kung paano tayong pinatawad, at kung paano tayong pinalaya. At dahil sa naintindihan natin yon, tayo po ay sumampalataya at tayo po ay nabaptize, nabautismuhan bilang tagasunod ni Jesus. Hello. Sila man po, nung sila po ay pinalaya sa bansang Ehipto, sila po ay tumawid sa dagat na pula. At yung pagtawid nilang yon, sila po ay nabautismuhan bilang tagasunod ni Moses. Sabi po dito sa ating binasa, in verse 1 to 2 ay ganito. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moses. Silang lahat ay naliliman ng ulap
sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Kasi po, mga kapatid, hindi po nila alam yung talagang tamang direksyon ng kanilang paglilingkod para marating nila yung lupang ipinangako sa kanila. So kailangan nila yung guidance. At ang guidance po na ginawa ng Diyos, and that is the presence of God, yung ulap, na kung saan naroon yung ulap, doon sila sumusunod. And that is the divine guidance of the Lord. Tayo man po, nung tayo po ay pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus Christ, kailangan din po natin ang guidance. At ang guidance na ito, walang iba kundi ang Espiritu Santong suma sa iyo. Amen po. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moses. Nung tumatawid po sila sa dagat, alam niyo po, nakamamangha. Sino dito ang marunong lumangoy? Sino hindi marunong? Meron akong kilala na lunod ho sa isang timbang tubig. Nalunod. Kalahating tubig sa timba, nalunod. Alam niyo kung bakit? Wag na, baka tumagal pa tayo doon. Kaya mga kapatid, nung sila po ay tumawid sa dagat, tuyong-tuyo yung dagat. Nahawi po yon. Kasi po, hinahabol sila ng mga Ehipto dahil gustong ibalik. Gusto ibalik sa Egypt. Kasi na-realize nila, aba, wala na pala tayong mga alipin. Bakit kasi pa pinalaya natin yan? Do hinahabol sila. Nung sila hinahabol, na-corner po sila doon sa baybayin ng dagat. Takot na takot yung mga Israelita. Ganyan din tayo. Nung tayo po ay pinalaya ni Kristo, gustong gusto ni Satanas ibalik tayong muli sa lumang buhay. Kaya sabi ni Moses, Lord, paano ito? Ay, yung mga Israelita dumadaing. Sinisisi si Moses. Bakit naman kasi kami ay inakay-akay mo pa sa gawain ng Panginoon? Tuloy, marami nagagalit sa amin. Sabi ng mga Israelita kay Moses, ayan na ang mga Ehipsyo. Hinahabol tayo. Tiyak yun, pag tayo ay binalik sa kanila, tiyak na mahigpit ang gagawin nila sa ating pagpapahirap. Dumain naman si Moses sa Diyos. Lord, paano ito? Ano gagawin namin? Na-corner na kami. Sabi naman ng Lord, ay ano ba ginagawa mo, Moses? Ituon mo ang iyong tungkod sa dagat. Nung tinuon ni Moses yung tungkod niya sa dagat, biglang nahawi. Nahawi yung dagat. Nagkaroon ng highway sa gitna ng dagat. At alam niyo po, nung sila ay naglalakad sa gitna ng dagat, alikabok po yung naranasan. Hindi putik ho. Alikabok. Naglalakad sila sa gitna ng dagat, yung magkabilang gilid ay puro tubig. Naglalakad sila sa gitna. Yun ay kamanghamanghang bagay na naranasan nila. Nakita yun ang dalawang mata. Naranasan nila yung ganung klaseng himala na ginawa ng Panginoon. Pero alam niyo, nakalulungkot. Nakalimutan nila yun. Yung ginawang iyon ng Diyos sa kanila, nakalimutan yon. Bakit? Ang laman ng isip nila at puso nila kung ano yung buhay doon sa Ehipto. Hello. Kaya mga kapatid, nasulat na tala sa Bible yung kasaysayang yung para magbabala sa atin na sa panahon natin ngayon, huwag nating maranasan yung kabiguan na naranasan nila noong unang panahon. Yung naranasan na nila noon, siya rin nararanasan ngayon. Kaya ito po ay babala. Itong kasaysayang ito, babala po ito sa atin. Amen po. Naranasan nila yung kamanghamanghang gawa ng Panginoon. Amen po ba? Tayo man po, nung tayo pa'y pinalaya sa lumang buhay natin, no? Di natin kayang magbago, di natin kayang talikuran ang ating mga bisyo sa buhay, hindi natin kayang talikuran noon ang mga pangit na pag-uugali, pero dahil kay Kristo, pinalaya po tayo sa lumang buhay, kaya ngayon lumalakad po tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. But sad to say, pag nakalimutan po natin yung biyaya na yon na ginawa ng ating Panginoon, baka isa man tayo sa mabibigo pagdating ng panahon. Alam mo po itong mga Israelitang ito, ang dami nilang karanasan sa ating Panginoon.
Pero sa kabila noon, di nila pinahalagahan yung karanasan iyon. Sa halip, kabiguan ang kanila pong naranasan. Amen? Tumawid sila, naglalakad sila sa dagat na pula, tuyong-tuyo. Naranasan niyo po ba yun? Kahit hindi marunong lumangoy, kahit bata, hindi nalunod. Bakit? Sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Amen po? Sila pong lahat ay naging tagasunod ni Kristo, ni Moses. Tayo man ngayon ay mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? They were eat the same spiritual food. Sabi po doon sa verse 3 ba? Kumain silang lahat ng isang pagkaing spiritual. Alam niyo po ba ang kinakain nila? Kasi hindi naman, nung sila'y naglalakbay na sa ilang, ay wala naman kasing tindahan na madadaanan doon. Ano? Walang SM. Walang Alpha Mart. Habang sila'y naglalakad, as in wala eh. Pero si Lord napakabuti. Bakit? Hindi po sila nagutom. Ni hindi sila nauhaw. Kasi yung kinakain nila, hindi naman sila pwede magtanim. Kasi naglalakbay sila. Pero si Lord, napakabuti niya, hindi sila pinagkulang ng pagkain. At ang pagkain ito ay Quaker Oats. Nakakita naman kayong Quaker Oats? Yung pagkain nila, habang sila naglalakbay silang, ito yung mga, kung tawagin nila ito yung mana, mula sa langit, bumababa. Tuwing umaga, kasama ng hamog bumababa. At yun ang kanilang pagkain. At yung butil na yun, parang, nakakita na ba kayo ng buto ng kulantro? Sino nakakaalam ng buto ng kulantro? Ayan, si nanay, ano? Yung bunga yun ng halaman, maliliit na bilog. Naglipa na yung kinakain nila. Napakasarap ng lasa. Dahil hindi naunawaan ng Lord na wala silang madadaan ng Alpha Mart, wala silang madadaan ng mini grocery, wala silang madadaan ng water station, wala silang madadaan. Kaya si Lord, napakabuti niya. Walang bagay na mahirap sa kanya. Direkta mula sa langit, bumababa yung pagkain. Wow! Ang tawag doon, spiritual food. Kasi hindi tinatanim, galing sa langit, bumababa. Kaya tawag doon, pagkaing espiritual. At sila'y umiinom sa isang tubig na espiritual. No? Tayo man po, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, katulad ngayon, kumakain po kayo ng spiritual food. Hello? Kayo ba'y marunong kumain ng spiritual food? Itong naririnig po ninyo, pagkaing espiritual po ito. Pagkain ito ng ating kaluluwa, hindi mag-i-enjoy ang ating physical dito. Ang nag-i-enjoy dito yung ating kaluluwa sapagkat ang Word of God ay pagkain ng kaluluwa. Kaya kung tawagin na spiritual food. Amen? Kaya kuminsan, pag hindi ka spiritual na tao, wala kang gana sa ganitong pagtitipon. Inip na inip ka. Kasi itong naririnig mong ito, hindi ito mensahe para sa ating physical, ito ay mensahe para sa ating kaluluwa. Kaya pag born again ka, naku, maniwala ka, tuwan-tuwa ka, nasasaktan ka na sa naririnig mo, nakangiti ka pa. Di ba? Spiritual food ang tawag po dito. Amen? Kaya po tayo, sabi nga ni Satanas, kung talagang kayo anak ng Diyos, gawin mong tinapay yung bato. O, saan mababasa yon? Book of Jeremiah, di ba? Sabi doon, nung tinukso si Jesus Christ, sabi ni Satanas, kasi gutom na ang Panginoon eh. Imagine ba naman, 40 days and 40 nights, walang kainan, walang inuman. Tinukso ngayon ni Satanas, kung talagang kayo anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Sagot ni Lord, man does not live by bread alone.
but by the words of God that proceeded in the mouth of God. Ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi nabubuhay man ang tao sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, pagkain ng spiritual natin. Sino ba dito ang may kaluluwa, taas ng kamay? Oh, kaya ka nakikinig ng Word of God kasi pagkain spiritual ito ng ating kaluluwa. Kaya ang tao po, hindi lamang nabubuhay sa tinapay, sa pagkain, kundi nabubuhay din sa Word of God. Kasi tayo po ay binubuo ng tatlong bahagi. Tatlo ba o apat na bahagi, Pastor Boyet? Ang tao po ay binubuo sa limang bahagi. Limang bahagi. Nasobra naman. Spirit, soul, and body. Kaya tayo po araw-araw nagtatrabaho. Para saan? Pangailangan ng katawan. Bakit tayo linggo-linggo nasa gawain ng Diyos? Kasi kumakain ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos. Amen? Amen po? Bakit kinakailangan natin ang kapuspusan ng Espiritu Santo? Dahil para mabuhay yung ating bahagi ng Espiritu. Amen po? Kaya pag ang tao po nabubuhay lang sa katawan, ay ang hanap lagi niyan, shopping mode. Ang lagi hanap niya, Alphamart. Pero ang taong spiritual, ang lagi hanap niyang gawain ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. At matindi pa dito, sa verse 3, balikan natin. Verse 3. 1 Corinthians 10:3. Ayan. Kumain silang lahat ng isang pagkaing spiritual. Next verse. At uminom din ng iisang inuming spiritual. Uminom din sila ng isang inuming spiritual. Saan sila uminom? Sapagkat uminom sila sa batong spiritual na sumusubaybay sa kanila. Ano, gumugulong? At ang batong iyon ay si Kristo. Panahon pa pala ni Moses, nandoon na si Kristo. Amen? At nung magkatawan tao ang Kristo, ang pangalan niya ay Jesus. Kaya si Jesus hindi po tao lang. Si Jesus po ay ay Diyos din. Amen po? Kaya si Kristo, nung hindi pa ho nagkakatawan si Jesus, siya po pala yung Kristo noon. Nung siya po ay nagkatawan tao na, ayun, nahayag na, na siya ay si. Ang Kristo po, hindi po apelyido yun ni Jesus, ha? Jesus Christ. Ang ibig sabihin, ang salitang, ang pangalang Jesus ay Savior, tagapagligtas. Pag sinabing Kristo, siya yung ipinangakong tagapagligtas at si Jesus nga ang tinutukoy. At tayo man po ay umiinom ngayon ng ano? Ng spiritual water. Ng spiritual na inumin. And that is the Holy Spirit. The life-giving Spirit. Amen po. Yun ang naranasan nila eh. Divine guidance of God, no? Tapos kumain sila ng pagkain spiritual, uminom ng inuming spiritual. Iyon ang kanilang naranasan. But despite of all this experience, a wonderful experience, sila po ay nabigo para magbigay ng kaluguran sa Panginoon. Kaya sa verse 6 and verse 11, pinakita doon, binigyan din doon ni Pablo sa verse 6, ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Ano ba yung mga bagay na hinangad nila na ginawa nila? Ano ba iyon, mga kapatid? Sabi po dito, brothers and sisters, sa verse 7a, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila. Nagpahayag ang Diyos
sa kanilang buhay na itong Diyos na ito ay makapangyarihan. Na kahit hindi nila nakikita, damang-dama nila ang pagsubaybay ng Diyos sa kanila. Pero ang ginawa nitong mga ito, mga kapatid, gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan. Alam niyo po kasi ang bansang Israel, matapos na palayain sa kamay ng mga Ehipsyo, at sila po ay tumawid sa dagat na pula, and after noong tumawid na iyon, si Moses po ay nakipagniig sa Diyos sa bundok ng Sinai. Nakipagniig. Nakipag-usap si Moses within 40 days and 40 nights doon sa bundok ng Sinai. At itong mga Israelita na nandito sa ibaba, sa paanan ng bundok, nainip. Nainip sila. Kaya sa kanilang pag-inip, sa kanilang pagkainip, gumawa sila ng Diyos-Diyosan, yung golden calf. Gumawa sila ng gintong guya. At alam niyo po, nung ginawa nila yon, nagsasayaw-sayaw sila manday na nga sayaw-sayaw ng TikTok man. Nilagay yung gintong guya sa gitna nila, tapos yung mga tao nga nagpiesta. Nagpiesta sila, nagkasiyahan, nagkainan, at nagsayawan din. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumayo upang sumayaw nga. TikTok man sila dahil. Maniwala kayo. Nung bumaba na itong si Moses at saka si Joshua, narinig nila yung ingay. Ang nag-iingay, naghihiyawan. Sabi ni Diyos, hindi yun ang sabi ni Joshua. Nagkakasiyahan sila. Sabi naman ni Moses, mukhang dito sigaw ng tagumpay. Mukhang ibang sigawan to eh. Sa sobrang pagdiriwang, kaguluhan ang dating kay Moses. Nung makita ni Moses yung mga Israelita, nga sinasamba nila yung gintong guya. Ay dala-dala yung kautusan na galing sa bundok na sinulat ng Diyos sa bato, dala-dala ni Moses para yun ang maging batas ng Diyos sa bansang Israel. Alam niyo po, hindi na binasa. Hindi na binasa po ni Moses yung kautusan kasi paano pang babasahin ay talagang guilty na sila sa kasalanan. Kasi yung kautusan, ang nakatala doon sa kautusan, according to Exodus chapter 20, verse 1 to 5, ito ang nakasulat doon sa kautusan. Nung makita niya, hindi na niya binasa, binasag niya na eh. Kasi kung hindi niya babasagin, guilty. O walang makapagpapatuloy. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh ang iyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Next verse. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Yung gumawa ka lang ng imahin at ribulto, kasalanan na iyon sa Diyos. Ayaw ng Diyos. Pero gaano karami ang ating mga imahin sa bahay? Di ba ang dami? No? Yung anak mo, hindi mo maibili ng t-shirt, pero siya na ibibili mo ng kanyang ganun. Kaya sabi ni Lord, huwag na kayong gagawa ng mga imahin kasi mauobliga kayong paglingkuran yan. Sa papano yung paramal paglilingkuran, natural pagka nalilimahid na yung damit nung ano, di papalitan mo na, patatahian mo. Paglilingkod po yon. Kaya kung maaari, wala tayong ganon. Amen. Amen po. Kasi sa totoo lang, kung gusto mo na makakita ng Diyos, larawan ng Diyos, gusto mong makakita, tingnan mo na lang ang katabi mo. Kawangis ng Diyos yan. Imahin ng Diyos yan. Kasi ayaw ng Diyos na gagawa tayo ng imahin niya kasi si Lord gumawa na ng kanyang imahin sa pamamagitan natin. Amen? Genesis chapter 1 verse 26, man created by God in His image and likeness.
Kaya ang gusto kasi ng Diyos, yung imahin niya, nagsasalita. O, tinan mo ikaw, nagsasalita ka ba? O, tinan mo. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kaya, no need to make any images. Di mo na kailangan gumawa pa ng imahin ng Diyos. Kasi ang Diyos gumawa na ng imahin niya. Ikaw yon na nagsasalita, nakakaramdam, nakakita, nakakarinig. Amen? So, sa atin palang satisfied na eh. Amen po? Kaya ayaw niya. Kasi tatalunin mo pa siya. Di ba? Anong ginawa nilang masama? Sumamba sa Diyos-Diyosan, gumawa sila ng Diyos-Diyosan, ay baka pa. Guya. Kasi yung mga dala-dala lang ginto at pilak na galing sa Egypt, na nakulimbat nila nung sila tumakas, ginawa nilang Diyos-Diyosan. Sa lahat ng ayaw ni Lord, ang igawa natin siya ng Diyos-Diyosan. Dahil gusto niya, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Sabi ng iba, ang mga born again naman, walang Diyos yan eh. Bakit mo nasabi? Wala silang mga imahin eh. Eh kasi nga ang Diyos natin, Espiritu at katotohanan. Amen? John chapter 4, verse 22 up to 24. Tingnan po ninyo. Hindi nyo kilala ang inyong sinasamba. Kausap niya dito Samaritana. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmula sa mga Hudyo. Next verse. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugda ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos kasi natin ay Espiritu at katotohanan. Wala tayong makikitang ribulto. Wala tayong makikitang imahin. Dahil ayaw ng Lord yon. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya tayo po sumasamba sa pamagitan ng awitan, sa pamagitan ng pagkaway-kaway man dahil hindi man politiko nga kinakaway natin diyan, kundi ang Lord. Kaya pag ikaw ay sanay sumamba sa Espiritu at kilala mo ang Diyos sa Espiritu, lulundag ka sa tuwa sa pagpupuri sa Panginoon kasi ang Diyos natin dito ay Espiritu. Amen po. Nga, pagbaguhan ka sa ganitong pagtitipon man, Pastor Alan, pagbaguhan ka mga araw ng pagsamba nga, nakaganon ka man din. Ay, yung mga katabi mo, mga ganun-ganun na sila. Tuwan-tuwa naman sila. Para nga may mga tagisman dahi. May tagisman nga sa paningin ng tao. Ngunit normal ka man kay Kristo. Palagpakanan niya si Lord. Sila po ay meron po silang magulong pagsasama. Sabi sa verse, ano? Sabi sa verse 7b. Verse 7b, 1 Corinthians. Sabi sa verse B. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumayo upang sumayaw. So, mga kapatid, iba yung enjoyment nila. Ang enjoyment nila ay kamunduhan, hindi enjoyment na bigay ng kapangyarihan o ng katuwaan buhat sa ating Panginoon. Amen po. Verse 8, sila po ay nag-commit ng sexual immorality. Sabi sa verse 8, huwag kayong makikiapid, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. So ayaw na ayaw ni Lord ng pakikiapid, fornication, or adultery. Kasi sa lumang tipan, 23,000 in one day ang namatay. Nagalit si Lord eh.
Kasi ang pagtatalik po kasi ay ginagawa lang yan sa loob ng mag-asawa. Kapag ang lalaki at babae ay kinasal, doon lang po ginagawa yung pagtatalik. Di ba, Brother Ricky? Kapag ginawa nyo yung pagtatalik sa labas ng kasal nga, baka di na kayo magising. 23,000 a day ang namatay dahil sa nag-commit sila. Imagine, naranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos, pero ang ginawa nila ay kasamaan pa din. Kaya pag tayo po ay nasa gawain ng Diyos, pag tayo po ay isang Kristiyano, pag tayo po ay isang mananampalataya, tagasunod ni Kristo, ngunit na kailangan mo ayusin mo nga ang buhay mo, ang katatayuan mo sa Panginoon. Otherwise, baka masayang yung ating pagpapagal sa Panginoon. Kaya ako po, lagi akong nagsisikap, lagi akong nagmimiti. Ayusin natin ang ating kalalagayan sa Panginoon. Hello? Eh kasi pastor, hindi ako makapagpakasal. Bakit may problema yung kasama ko? Kasi hindi namin magagawa kasi may problema sa... Mga kapatid, ito ang tatandaan ninyo. Walang problemang walang solusyon. Lahat ng problemang nangyari, actually, bago pa mangyari ang problema, may solusyon na yun eh. Kaya pagdating sa kayusan ng Panginoon, hindi pwedeng hindi ka maayos. Hello? O sasabihin mo, may problema kasi kami, pastor. Walang problemang walang kayusan. Sometimes, ang solusyon, it's either na magaang o it's either na mabigat. Kung mabigat yung problema, natural, mabigat din ang magiging solusyon. Pero kung magaang ang problema, natural, magaang din lang ang magiging solusyon. Amen po? Kasi si Lord, anticipated na ni Lord eh, na talagang masusuong tayo doon sa ganung kalalagayan. Kaya nga ang church, ang trabaho ng church, ayusin ang miyembro. Kapag ka po kayo inaalok ng maayos, huwag na po kayo mag-atubili. Meron po kasi ditong umaattend, dalawa. Natural, dalawa. Nagsasama po sila na hindi kasal. Sabi ko, kapatid, di po pala kayo kasal. Pero nagsasama na kayo. May anak na din sila. Meron na pong edad yung lalaki at yung babae ay bata pa. Yung in-approach ko sila, kasi sayang naman po kako yung pagdalo-dalo nyo, pag-attend-attend nyo. Kasi sayang kako. Nung in-approach kong ganun, sabi ko may solusyon. Ang Diyos hindi nauubusan ng solusyon sa problema. Kinausap ko. Nung kinausap ko, hindi na ako umattend eh. Ayaw nilang maayos eh. Kasi para ano pa't lumapit ka sa Diyos. Ang Diyos po, ang gawain ng Panginoon, ang church, ay welcome dito ang lahat ng mga makasalanan. Dahil po tayo lahat ay galing sa pagiging makasalanan. Ang Diyos po walang itinatangi. Kaya pagka po kayo gustong ayusin, huwag na po kayo mag-atubili. Sabi naman nila, kasi pastor, ano, wala po kasi kaming pera. Ba't nagsama kayo, wala pala kayong pera? O, di ba, ganun? Eh kasi pastor, ano, hindi pa kami handa. Hindi pa pala kayo handa, ba't nagsama na kayo? Dapat hinintay mo muna kayo maging handa. Pero gayon pa man, nandyan na yan! So ano dapat natin gawin? Ayusin. Dito kahit walang pera, makakasal ka. Dito kahit mabintindi ang problema mo, makakasal ka dito. Kasi naintindihan ko, naunawaan ko, ng lahat ng lumalapit sa gawain ng Panginoon, ang trabaho ng church, ayusin ang buhay ng tayo. Walang problema, walang solusyon. Hello? Kasi saan ka man sulok mag-mission ngayon, Sir Julius, saan ka mang lugar mag-mission ngayon, saan ka mang sulok ng pumunta sa pagmimisyon, yun ang madalas na ma-encounter mo. Rampant na kasi yung mga nagsasama na hindi.
Di pag nalaman pala na, ay hindi, ay ayaw namin sa iyo, nahanap kami. Ay halos ganun na ho sa panahon na. Kasi po ang kasal, idea po yan ng Diyos, hindi idea. Alam mo, pag ang kasal, ginawa natin idea ng tao, ang mangyayari, ayan, ganyan. May bilang sa taliri. Kaya dito po, ano? Dito lang, isang family size lang. At saka isang pandisal na isang super, magkakatalo na ho dito. Hello. Kasi alam mo kung bakit maraming ayaw na magpakasal? Masyado na kasi na-commercialize na kasi masyado ang kasal. Kaya hindi man kapagpakasal. Dito ho, hindi commercial ang kasal. Basta ready ka lang. Kahit yung pong sing-sing lang na nabibilga sa tindahan na yung sa pambata. Bili. Punta kayo dito sa akin, dala kayo ng sing-sing na yung kahit yung plastic lang na nabibili sa candy, nakapaloob sa ano. Punta kayo dito. Kakasal ko ho kayo. Dahil ang mahalaga ho, hindi yung sasabihin ng tao. Ang mahalaga yung sasabihin ng Diyos sa atin. Paano pa't naging Kristiyano ka pa kung ganun din lang naman? Bakit pa nagkaroon ng church kung hindi naman kayang ayusin yung pagsasama ng mga gusto lumapit sa Panginoon? Anong gawin natin? Hahatulan lang natin sila. Hindi pala na. Magpala kayo. Ganyan pala kayo. Hindi. Ang common response kasi ng mga churches, ang common response ng mga churches sa ganyan is nga, hanap na lang kayo ng ibang church. O dili kaya paghiwalayin kayo. Paano paghihiwalayan mo? May 10 anak. Paghihiwalayin mo, 10 anak, sino magbubuhay noon? Si pastor? Hello? Kaya hindi po yun ang solution eh. 10 anak, paghihiwalayin mo. Tapos bata pa yung babae, bata pa yung lalaki. Nakatitiyak ba ako na pinaghiwalay kayo? Hindi na ba siya hahanap ng panibagong ano? Hello. Dito kasi sa church, hindi papa, dito sa atin, hindi tayo papayag na hindi maging maayos ang katatayuan mo sa ating Panginoon. Para hindi masayang yung ating pagpapagal para sa Kanya. Palakpakan natin si Lord. Ano po ba ang dapat nating matutunan? Ang dami ko pa sasabihin eh, kaya lang ano na eh. Ano po ba yung aral na dapat nating matutunan doon sa kasaysayan ng bansang Israel na nakaranas ng kabiguan? Itong ating teksto ay babala. Nasabi ni Pablo sa verse 6, ito ay nasulat na tala para magsilbing babala. Ang lahat ng nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masamang bagay gaya ng ginawa nila. Inulit pa sa verse 11, sabi sa verse 11, nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayon, mga huling araw ay maturuan. So yung kasaysayan nila na may kabiguan, nagtuturo sa atin para iyon ay maiwasan. Amen po? No, paano nating maiwasan? Ito po ang aral na gusto kong iwanan sa inyo. Do not despise the wonderful works of God in our life. Huwag nating maliitin. Huwag nating hamakin yung kamanghamanghang gawa ng Diyos sa ating buhay ngayon. You know what is the wonderful work of God through Christ Jesus? Our redemption and deliverance. Yung ginawang kamanghamangha ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Oh, what a wonderful work of God in our lives. Why? Dahil yung kanyang kamanghamanghang gawa, yun ang nagpalaya sa atin. Yun ang nagpatawad sa atin at yun ang tumubos sa ating mga buhay
wag na wag nating hahamakin ang kamangha-manghang gawang yun ni Kristo sa krus para lamang masunod ang ating mga pita ng laman. Amen po. And secondly, do not compromise being a followers of Jesus Christ. Amen po. Yung mga Israelita, nung tumawid sa dagat na pula, sila po ay nabaptize sa tubig, sa dagat na pula, bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. And we are all today a followers of Jesus Christ. Tayo ngayon ay mga tagasunod ni Kristo. Huwag mong i-compromise ang pagiging identified mo as a followers of Christ dahil lamang sa mga makamundong bagay na ating pong na-encounter sa buhay na ito. Amen po. At ang isang bagay para dapat dating matutunan dito, nalalaman po natin yung kamanghamanghang, yung matalinong kamanghamanghang gawa ng ating Panginoon. The lesson we should learn today, the lesson of God at work. Si Lord, grabe kong gumawa sa buhay ng kanyang bayang Israel at sa atin man ngayon, kamangha-mangha ang gawa ng Diyos sa ating buhay. Amen po. We learn also from others what worked well and what didn't. Sa kasaysayan nila, matututunan natin kung paano silang gumawa nang hindi dapat gawin at kung ano yung mga bagay na dapat gawin. Nagtuturo sa atin ang kasaysayan kung bilang mga Kristiyano ngayon kung ano yung mga bagay na dapat nating gawing mainam at yung mga bagay na hindi dapat natin ginagawa. Amen po. Sa kasaysayan nila matututunan natin na huwag nang maulit yung kabiguan nila sa buhay po natin. Alam mo po, maraming tao, hindi matuto sa buhay. Ang dami ng pinakikitang pangyayari sa ibang tao, nauulit pa rin sa kanya. Kasi hindi marunong matuto sa kasaysayan ng iba. Mga kapatid, ang kasaysayan nila, ang kabiguan nila sa buhay noon, ay huwag nang maulit sa buhay natin ngayon. Kaya po natala ito para matutunan natin na huwag maulit ang kabiguan sa kasaysayan nila sa buhay po natin. Amen po. And lastly, my dear, we learn how to build on success. In verse 10 to 13 ng 1 Corinthians, huwag din tayong magreklamo. Tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol naman sila ng anghel na mamumuksa. Sila po kasi ay mga reklamador. Hello. Yung pagiging reklamador nila, pinatuklaw sila sa ahas, sa mga rattlesnake. Ngayon, yung kanilang pagiging reklamador noon, matutunan na natin na huwag din tayong maging reklamador ngayon. Eh, kasi naman, kay aga-aga ng gawain eh. Pwede naman gawing alas 10 na lang para ng umaga, para nagising na ako noon. Dito naman kasi, napakaaga naman ang Sunday Fellowship dito. Ay buti nga, nagising ka pa at ginigising ka pa ng maaga eh. Ay kung gusto mo yung sa tanghali ka ba, ay kung di ka na magising. Sige nga. Kaya magpasalamat ka kung nagigising tayo ng maaga. Kasi ang gawain ng Panginoon dito, maaga eh. Bakit? Ay bakit naman natin palalagpasin yung biyaya ng Diyos sa umaga kung tanghali na tayo gigising? Amen po. Kaya sa umagang-umaga pa lang, pinagpapala na tayo ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Amen po. So, we learn how to build on success. Next verse, 11, verse 11. Nangyari yon sa kanila bilang babala sa iba at sinulat upang tayo naman mabubuhay ngayon sa mga huling araw ay maturuan. Maturuan na ano? Na magtagumpay sa buhay. Maiwasan ang kabiguan. Verse 12. Nangyaa, kaya't mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya matison. Verse 13. Wala pang pagsubok.
na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang papagtagumpayan iyon. Praise the Lord. Okay. Sa kanilang kasaysayan, nagtuturo sa atin kung paano tayong magtatagumpay. Kung hindi man sila nagtagumpay noon, pero yung kanilang kasaysayan, magtuturo sa atin kung paano tayo magtatagumpay sa buhay na ito. Verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Kaya hindi ka man mananampalataya o mananampalataya ka, dumadaan din sa mga pagsubok na katulad ng ating pinagdadaanan, pero wag ka, mas nagtatagumpay sila kaysa sa atin. Sila, wala silang Diyos. Kaya nilang pagtagumpayan yung pagsubok na dumadaan sa kanila. Tayo naman na sabi nating meron tayong Diyos na kasama palagi. Pero kung minsan, nagiging talunan tayo. Amen po? Ano madalas ating binabanggit? Romans 8:31. If God is with us, who can be against us? Eh, sila walang Diyos eh, pero nagtatagumpay sila. Amen? Kaya tayo po, ang kasaysayan nila ay magtuturo sa atin para tayo ay magtumayo sa isang matagumpay na buhay. Amen po? At kung sakali mang ipahintulot ng Diyos ang pagsubok mo na hindi mo kaya, darating ang kapangyarihan ng Diyos para ito ay ating mapagtagumpayan. Kaya, meron ka pa bang reklamo? Kung may reklamo ka pa, pakuha ka na. Hello? Diba? Kaya mga kapatid, hanggat nabubuhay ka, huwag mong sayangin yung mga pagkakataon na pwede mong makatagpo, pwede mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po? Kasi minsan, pag inaakay tayo, ang dami nating dahilan, tuloy ngayon, kinuha ka na. Oh, ano pa ngayon ang mangyayari? Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong hayaang mahuli ang lahat. Sapagkat nasa huli ang ano? Ah, nasa una na ngayon. Binago na. Dati ang kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Ngayon po, wala na sa huli, nasa una na. Nasa una na ang pagsisisi. Alam kung bakit? Na-breakthrough na yun eh. Yung kasabihan yun, na-breakthrough na ngayon. Nung isang mama, nung isang magsasaka, nakabili ng isang payat na kalabaw. Hila-hila yung kalabaw. Nasa unahan siya eh, ng kalabaw eh. Sabi nung magsasaka, napakapayat naman ito, nabili kong ito. O, nasaan yung nagsisisi? Nasa unahan, di ba? Diba? Kayo pala. Nasaan? Hila-hila yung kalabaw, payatot. Ako naman ikaw, napakapayat naman ikaw, nakita yung kalabaw ko, nabiling ito. Nasaan yung nagsisisi? Di ba nasa unahan yung kalabaw? Sinisisi niya yung kalabaw? Wala? Kaya na-breakthrough na yun. Kaya bago mahuli ang lahat, ibigay na natin sa Diyos. Isuko na natin sa Diyos ang lahat ng bagay na nahumahadlang para ka ang magtagumpay. Kung ikaw man may mga bisyo sa buhay, suko mo na yan. May problema ka sa buhay, suko mo na yan. Meron kang asawa na hindi mo akasundo, isuko mo na rin yan. Diba? Lahat ng hindi mo kaya, isuko mo na sa Diyos ngayong umaga. At tatanggapin na ng Diyos. Huwag ka lang mahirapan. May tatay ka, may asawa ka, may kapatid ka, may anak ka na nagpapahirap sa'yo. Isuko mo sa Diyos. Buong pusong yayakapin niya ng Panginoon. Amen po? Kaya lahat po na may nais isuko, tumayo po.
Tudulog tayo sa Panginoon. Kahirapan sa buhay, kasakit at karamdaman, isuko mo sa Panginoon. Handang itanggapin ni Lord, magkaroon ka lamang na kaginhawahan. Hallelujah! Oh, hallelujah! I feel the presence of God. I feel the presence of the Lord. Hallelujah! Nafi-feel ko na kikilos ang Panginoon ngayong umaga. Lord, ang sino mang lalapit sa iyo ngayong umaga, itinatas ko po sa inyo, Panginoon, nawa ay katagpuin mo ang kanyang buhay, at kung meron man po siya mga dalahin, may mga kabigatan sa buhay, may mga sakit, karamdaman, na hindi na kaya ng gamot, ng doktor, ng ospital, Lord, lalapit po kami ngayong umaga sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Praise the Lord. Tinatawagan kita, kapatid, dito sa unahan. Allow me to pray for you. Yes. Hallelujah. I feel the presence of God. Gagawa ng himala ang Diyos. Kakatagpuin ka ng Diyos ngayong umaga. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Amen, Lord, amen, Lord, amen. Hallelujah. Oh, Jesus, ikaw lamang. Samantalahin po natin ang Diyos ay handang kumilos sa ating buhay ngayon. He is willing to touch our lives. He is willing to touch our heart. He is willing to heal our sicknesses. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, come on, come on, come on. Oh, rababa bahaya rabasada rabahan. Syaraba bahaya rabasaka rabahaya rabahan darabasan. Ikaw lamang ang buhay. Wala nang iba, kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw ay sapat. Wala nang iba. Praise the Lord. Hallelujah. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Panginoon, kami po ay dumudulog at lumalapit sa mga oras na ito. Kung papano noon sa lumang tipan, sa kapangyarihan mo'y nahawi ang dagat para makatawid ang bayang Israel. Dahil sa kapangyarihan mo, Panginoon, ay lubusan silang nakalaya, lubusan silang nakaalpas sa kamay ng mga Ehipsyo,
upang sila'y makalaya sa matinding hirap na kanilang pinagdadaanan. Kayo po ang Diyos noon at Diyos ngayon at Diyos magpakailanman na kaya mo ring abutin ang mga taong nangangailangan kahit nasa malayong lugar sila ngayon. Kahit sila ay nanonood lamang sa live streaming, sa FB Live at sa YouTube, kaya mong abutin, Panginoon, ang mga kapatid kong lumalapit ngayon, handang maranasan ang iyong kapangyarihan. Lord, I pray, Jesus, si Tita Syra and Tito Junior, De Jesus, at yung twin baby boys na nasa ospital po sila sa Kabanatuan Hospital. 7 months na pa lang po pinanganak na, Panginoon, dalangin ko po ang kanilang kalakasan sa dalawang baby na ito, Panginoon. Iba yung kalakasan, buhay, at kalusugan. Sila po ay nasa ospital pa ngayon. Ipinanganak 7 months. Kambal, Panginoon, I pray, Lord, na makarecover ang mga batang ito na ipinanganak ng wala sa kapanahunan. With you, nothing is impossible, Lord God. Dalangin ko po ang kaligtasan ng dalawang babying ito at ng kanyang nanay na nagsilang sa kanila. Sa pangalan po ni Jesus. Panginoon, naririto rin po ang aming mga kapatid. Uhaw! Hallelujah. Sa biyaya mo, Panginoon. Uhaw sa himala ng kagalingan. Uhaw sa katatagan at kalakasan ng buhay. Oh, hallelujah. Praise be the name of Jesus. Pinupuri ka na namin, Panginoon, sa gagawin mong himala sa kanilang buhay. Hallelujah. Hallelujah. In Christ alone, I place my trust. I find my glory in the power of the cross. Hallelujah. Are you ready? Handa na ba kayo na dumaloy ang biyaya at himala ng Diyos sa buhay niyo? Handa ka na ba sa lakas at kapangyarihan ng Diyos? Are you ready? Hallelujah. I feel the strong presence of the Lord. Handa-handa na ang Diyos na pagpalain ka. Tiwala ko. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Kalwan alian ko sa bawat tagumpay ay sasabihin ko aking lakas, Lord, pag-asa ko kay Kristo lang. Are you ready? God is willing to heal you.
to bless you, to touch you. Oh, I feel the presence. I feel the strong presence of the Lord. Huwag kang matatakot. Just relax. Allow the Holy Spirit to flow and to move upon your life right now. He is willing to bless your life. Hallelujah. 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 Lord, use my hands as an instrument of your presence. Use my hands to become an instrument to bless our brothers and sisters, to experience tremendous blessing, to experience powerful presence mo, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, iduyan mo kami sa presensya mo, Panginoon. Marami pong nangangailangan ng himala mo, Panginoon, sa kanilang buhay. Hallelujah. Ibuhos mo, Panginoon, ang iyong anointing sa aming kalagitnaan. Hallelujah! Oh, rababababa, yaraba, handerebe. Yarababa, yaraba, sandaraba, handerebe, yalaba, hayalala, hayaraba. Huwag kayo matatakot. Ano man ang maramdaman ninyo, that is the presence of the Lord. Ano man ang maramdaman mo, kapangyarihan. Kapangyarihan ng Diyos ito. Hallelujah!
kamay sa mga nanonood ngayon sa FB Live, sa YouTube. In the name of Jesus, touch your life. In Jesus' name, release your power. Release your anointing, Lord. Release your anointing upon them. In the name of Jesus. O lahat ng nanonood na mga may sakit at karamdaman, sa FB Live, sa YouTube, Lord, in the name of Jesus, release your healing and deliverance sa buhay nila, Panginoon. Oh, hallelujah! 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 Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Once again, we thank you for your goodness, for your blessing, for your healing sa lahat pong may sakit, especially those sa mga kapatid naming nanonood ngayon. In-extend po namin ang prayer para Amen. Sa kanila. Maranasan din nilang himala sa kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat, nawa ang blessing na ito, ang kapangyarihang ito ay magpasigla ng aming pananampalataya. Patuloy kaming manatili sa iyong banal na panawagan at huwag naming baliwalain, hamakin ang kamanghamanghang gawa mo sa aming buhay. Lord, ito po ang isang bagay na amin pong natutunan. Ang huwag naming maliitin ang ginawa mo para sa aming buhay. Dahil dito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at nagbabalik na ng papuri. And all the glory and honor belongs to you. In Jesus' name, sa lahat ng pinagpala ay magsabing Amen. Muli po, magandang umaga sa lahat. God bless you.